Hello mga ka-tech vlog! Welcome back to my channel. And for today's videos guys, mag-unbox ulit tayo ng smartphone. Yes guys, mag-unbox ulit tayo ng smartphone ngayon. Pero this time guys, no, since nagsimula na yung online class, so saktong-sakto siya yung unboxing natin for today. So bali guys, no, nakikita ko rin to online. Medyo ang dami rin bumibili guys, no. So ito try natin siyang i-unbox today. So ito nga pala siya guys, no. Yan, si Infinix at day. Ito guys. So, pero bago muna tayo mag-start nan, make sure to subscribe to my channel, hit the notification bell para lagi kayo updated guys sa mga darating pa nating videos guys. By the way guys, this is EJ and you're watching EJ Tech Vlog. So guys, no, bali ito na yung box niya. Yan si Infinix Hot Play 9. So, sa box pa lang guys, no, okay din naman. Color green siya. Tapos, ito yung logo. Pangalan ng kanyang phone is Infinix. Tapos, yung model. Tapos, sa likod, yan. Yung quick specs. Tapos, andito yung variant niya. So, ito guys is 4GB RAM. Tapos, 64GB internal memory. Tapos, guys, ito guys, wow. Nagulat ako guys kasi bira lang kasi ito smartphone sa ganitong price. 6,000 mAh na yung battery. So, malalaman natin guys kung talagang okay din siya. So, para guys, buksan na natin. So, guys, no? Bumungad agad sa atin yung unit. So, wow! Medyo napahanga ako guys, no? Kasi hindi siya yung typical na ibang smartphone, no? Usually, yung cover lang sa unit is ano, plastic lang talaga, clear. Ito, nandito na rin yung quick specs sa kanya, tapos yung model. So, tabi muna natin to guys. Inside the box guys, galing natin to, okay. Ayos to ah. Ito, nasa likod yung SIM ejector pin. Tapos, sa loob, wow, guys. Meron siyang kasamang case. Ayos to guys, no. So, hindi siya jelly case, guys. So, medyo, yan. Tika siya. Ayos. Tapos, may design siya, guys. So, hindi siya yung tipong clear lang. May style siya, yan. Kung makikita nyo, yan, yung mga guhit-guhit. Tapos, sa loob ulit. Okay. Okay, nandito yung yan, yung pangalan ng Infinix. So, ito siguro yung warranty card. Okay, guys. Ito yung warranty card. Tapos, ito yung IMEI sticker. Tapos, meron ulit sa loob. Okay, X Club registration process. So, ayos guys, no? Nakakatuwa kasi hindi talaga siya yung ibang tulad ng smartphone na kukunti yung laman, no? Ang dami niyang paandar, guys, ni Infinix. Tapos, wow! Guys, dito ako natuwa, guys, oh. Meron siyang kasamang screen protector, guys, no? Hindi nga lang siya tempered, pero yung good thing kasi doon, guys, meron siyang kasamang ganito na yung ibang smartphone, walang kasamang ganito. So, okay siya guys. Nakakatuwa naman. Tapos, tingnan ulit natin sa loob. So, ito. Yung kanyang power brick. Yan. Infinix. Tapos, yung kanyang micro USB cable. White. Color white siya. Tapos, wow! Talagang napawaw na naman ako guys. Meron siyang kasamang headphone. Earphone. Nice. Wow. Nakakatuwa naman. So, isipin nyo guys. So, ito ha. May kasamang earphone. May case na. Tapos, meron pa screen protector guys. Wow. Saan ka pa guys? Solid. Talagang well packaged talaga tong Infinix Hot 9 Play na to guys. No? So, guys. Ito na yung unit.
So ayan, yung makikita nyo yung quick specs nya. Okay, tanggalin natin to guys. Wow. Tapos yung likod, wow. Actually guys, no, talagang napahanga ako ni Infinix guys, no. Kasi yung itsura niya guys, talagang mga klase ha, medyo bagong-bago sa paningin ko guys. Ang ganda rin niya guys, no. Infinix, yung pinaka-logo niya. Tapos yung camera module niya guys, no, wow. 2020 design guys. Tapos, pag hinawakan mo siya guys, no, alam mo yung ramdam mo rin yung ano niya, yung quality build niya guys, no. Yung masasabi mong hindi siya basta-basta na phone. Ganda siya guys, oh. So, bali guys, yung color nitong Infinix na nasa akin is Midnight Black. Yan. Pero sa totoo lang guys, pagka titignan niya ng malapitan, para siyang ano eh, hindi siya actually totaling black na black. Parang may pagka bluish siya. Bluish black. Ayan. Tapos may mga design siya. Ayan o. Oh. May kita nyo. Parang mga, ayan o. Oh. Ayan. Sa right side, ito, kanyang power button. Tapos volume rockers. Sa ilalim, yung microphone. Micro USB port para sa charging. Tapos yung 3.5 mm jack para naman sa headset. Tapos sa kaliwa, ito yung kanyang SIM tray. Yan. Tapos sa taas, wala na guys. So, plain lang siya. So, guys, pag-usapan natin yung build quality niya, guys. No? So, medyo parang plastic siya, guys. No? Sa likod. Yan. Kita niyo naman. Tapos, fingerprint magnet din, guys. No? Yan. Konting hango ko lang. Yung likod niya. Tapos, yung glass kasi guys na ginamit, hindi naka-indicate kung Gorilla Glass, kung anong Gorilla Glass siya, pero glass siya guys. Ayan. Pag-usapan natin guys yung specs niya guys. Bali yung laki ng screen niya guys, 6.82 inches, IPS LCD display. Tapos yung resolution niya guys, 720 by 1640. Meron siyang 263 ppi density guys. Tapos guys, no, yung OS na ginamit sa kanya is yung XOS based on Android 9. Tapos meron siyang dalawang variant guys, no. Meron yung Go Edition niya na merong 2GB of RAM tapos 32GB of internal memory. Tapos yung nasa akin ngayon yung 4GB of RAM tapos 64GB of internal memory. Sa chipset naman guys, yung Go Edition niya na 2GB of RAM and 32GB internal memory, ang gamit doon ay MediaTek Helio A22. Tapos, yung akin, yung 4GB of RAM, tapos 64GB of internal memory, yung MediaTek nga is Helio A25. Sa CPU naman guys, yung Go Edition, naka quad-core, 2.0GHz. Tapos, itong sa akin, naka octa-core processor na siya guys. Tapos, sa GPU naman guys, yung Go Edition, meron siyang PowerVR GE8300. Tapos, yung isang variant naman guys, yung akin, ang gamit na GPU ay PowerVR GE8320. Tapos guys, no, ang maganda sa kanya guys, expandable yung memory niya. Yan. Hindi lang naka-indicate kung hanggang ilang capacity. Tapos, dual SIM na rin siya guys. So, pagdating sa camera guys, no, dual camera siya sa likod. Parehas 13 megapixel. Tapos yung capability ng video recording niya guys is up to 1080p at 30 frames per second. So guys, no, pagdating naman sa front camera niya guys, meron siyang 8 megapixel. Tapos yung video recording capability niya guys is up to 1080p at 30 frames per second. So guys, no, ito nga pala yung mga sample shots ni Infinix Hot 9 Play.
1080p at 30 frames per second. Pagdating naman sa games, guys, so wala akong nakikitang problema. So far, smooth naman yung kanyang galawan. To think, guys, no, 4GB RAM tapos 64GB internal memory na siya. Talagang smooth na smooth yung gameplay. Tapos, guys, ang kinaganda kasi, guys, dito, yung laki din ng screen niya, kaya masarap maglaro dito, gaya nitong Mobile Legends. So kung makikita nyo, guys, no, check natin yung settings ng laro. Ayan. So far, guys, wala siyang ultra settings kasi medyo bagong phone din to. Wala pang update si Moonton para sa ultra graphics. Pero ito, guys, so naka-high na, tapos may outlines, may shadow na rin. So maganda siya, guys. Okay siya. Tapos, guys, ang isa pang maganda dito kay Infinix. Meron siyang game mode, guys. So tulad din ng ibang smartphones, guys, meron siya nun. At slide nyo lang dito from left to right. Ayan. Para makita nyo yung CPU. Tapos yung GPU niya. Tapos and then meron dito sa bandang gitna. May screenshot, screen recording, memory cleaner, off screen. Yung magic buttons, tapos settings, guys. So, okay siya, guys. Pwede pang gaming. So, guys, no, itong trinay kong pangalawang laro, yung isa sa mga sikat din ng games ngayon, yung Call of Duty. So, ito, guys, medyo mataas ng graphics nito, kaya kailangan yung specs ng phone mo may laban din. So, tignan natin, guys, ha, kung papalag tong Infinix. So, guys, so far naman, okay naman siya. May mga konting naglalag lang ng konti, pero okay naman, nakakapaglaro ka naman, guys, no? Ayan, kikita naman. Tapos, ang ganda kasi talaga, guys, ang laking talaga ng advantage pagka malaki yung screen ng phone mo. Tulad nitong mga ganitong laro. Talagang may enjoy mo yung paglalaro niya, guys. Ayan, kitang-kita niya, guys, no? Tapos, ang ganda, guys, no? Natuwa din ako dito kasi yung display, guys, no? Mapapansin nyo, yung color green, talagang green-green na green din. Tapos yung ulap, yan, kung makikita nyo, okay din siya. So, guys, no, check natin, guys, yung settings ng graphics niya. Para malaman din natin kung kaya na ba. Okay, so, naka-medium siya. Tapos yun, guys, ayun. Bali, nag-automatic na siya, guys, no. Bali, yung graphics quality niya, yan, naka-low. Pero yung frame rate, yan, naka-medium naman. So, try natin siya kung i-high. Kung okay pa. And so, guys, yan. Okay pa rin naman. Okay, guys. Maganda, guys. So, nakakapaglaro talaga, guys, ng maayos, guys. So, guys, no, yun lang yung unboxing ko, tsaka simpleng review para dito kay Infinix at Play 9. So, meron akong tatlong nagustuhan dito, guys. So, yung una, yung laki ng screen niya, talaga namang, ayun, no, napakalaki. Ito yung aking ROG, kung makikita, kung mapapansin nyo. Yan. So, halos mas malaki pa to compared dito. So, malaking advantage yun, guys. Lalo na pagka-gamer ka din. Yung pangalawa na gusto ko dito, guys, yung battery capacity. 6,000 mAh. Same lang dito kay ROG ko. Tapos yung pangatlo na gusto ko dito, guys, no, is yung gaming performance niya. So, talagang hindi ka mapapahiya kapag ka maglalaro ka ng Mobile Legends tsaka ng Call of Duty. So, ibig sabihin, kapag ka okay sa gaming, mas okay na okay siya sa online class.
Para sa price din guys na 5,990, talagang panalong panalo ko na guys. Tsaka yun pa pala guys, bago natin makalimutan, yung package guys, no? Meron na siyang case, tapos meron pa siyang screen protector, tapos ang nakakatuwa pa dun, meron din siyang headset na kasama na wala sa ibang smartphones. So, talagang panalong panalo to guys.